Hello mga bata! Kumusta? Bago nyo napanood ang video na ito, ano bang ginawa ninyo? Kumain ba kayo? Nagbasa ba kayo? Nanood ng TV? O kaya'y naglaro? O di kaya'y natulog? Siguradong masaya kayo sa ginawa ninyo. Pero may tanong ako sa inyo, alam niyo ba na yung mga binanggit kong salita ay mga pandiwa? Yan ang matututunan natin sa araw na ito. Handa na ba kayo? Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o kaya'y hayop. Narito ang iilan sa mga halimbawa nito. Tulog, kain, basa, sulat, ligo, inom, hugas, langoy. Ang mga salitang nabanggit ko ay mga pandiwang nasa salitang ugat or root word. Pero ang mga pandiwa ay nabubuo rin kapag pinagsama natin if we combine salitang ugat, root word, mga panlapi or affixes. Ang mga panlapi o affixes ay pwedeng idagdag sa una, gitna, o kaya sa huling bahagi ng salita. Ang mga panlaping ginagamit o dinadagdag sa unahan ng salita ay ma at tulog na salitang ugat, matulog. Ma-ligo, maligo. Pwede ding na, tulog, natulog, na, ligo, naligo. Ang mag at nag ay ginagamit din sa unahang bahagi ng salita. Mag-laba, maglaba. Mag-sulat, magsulat. Pwede ding nag, luto, nagluto. Naglinis, naglinis. Ang panlaping ay pwede nating idagdag sa unahan o kaya sa gitna ng salitang ugat. Ginagamit natin ang sa unahan kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig, titik patinig, a, e, i, o, u. Ginagamit naman natin ang panlaping sa gitna kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa mga titik katinig. Plus inom, uminom. Iyak, umiyak. Alis, umalis. Uwi, umuwi. Sayaw, sumayaw. Tulong, tumulong. Talon, tumalon. Ang panlaping han, an, hin, in ay mga panlaping ginagamit o dinadagdag sa huling bahagi ng salitang ugat. Katulad ng mga salitang to. Han, sabi, sabihan. Han, sama, samahan. An, awit, awitan. Hin, sabi, sabihin. Hin, basa, basahin. In, gupit, gupitin. Nakuha mo ba? Okay, madali lang, di ba? Ngayon, magsasanay tayo tungkol sa mga pandiwa. Bubuo tayo ng mga salitang kilos gamit ang panlapi at saka salitang ugat. Handa ka na ba? Okay, una, ma-tuwa. Ano ang sagot? Tama, matuwa. Ikalawa, nagtanim. Madali lang, di ba? Tama, nagtanim. Takbo. Ano ang sagot? Tumakbo. Tama. Maglakad. Maglakad.
Akyat. Umakyat. Tama. Huling salita. Han. Kanta. Kantahan. Magaling. Nagawa mo. Ngayon, tukuyin naman natin ang mga salitang kilos o mga pandiwang ginamit sa pangungusap. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin. Unang pangungusap. Naglalaro ang mga bata sa palaruan. Alin ang pandiwa dyan? Tama! Naglalaro. Ikalawa. Si Alexa ay nag-aaral palagi. Alin ang salitang kilos? Okay! Nag-aaral. Tama! Panghuling pangungusap. Maagang gumigising si Anna. Alin ang salitang kilos? Ang tamang sagot ay gumigising. Ang galing naman! Yun girls, tandaan natin ha na ang mga pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o kaya galaw. At isa puso natin na kung tayo ay gagawa ng isang kilos o kaya galaw, sana ay nakatutulong at nakabubuti ito sa ating sarili at saka sa ibang tao. So yun lang muna ngayon girls. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa mga pandiwa. Hanggang sa muli, paalam!